So ito na guys, ito yung luto natin. Parang chop suey na rin, pero hindi to chop suey kasi unang-una niluan natin ng pork kasi walang chicken. Pero may chicken curry. Tsaka may mais. So nag-iimbento kasi tayo. Ang pinaka karaniwan nito is may buko. At saka yung sabaw ng buko ito. So lalagay natin mamaya. So ayan, parang okay na siguro ito. Lagay na natin itong mga ingredients ganyan ng tuupo. So sa pagluluto kasi guys, walang rules. Ang importante, tama yung mga ingredients na choices mo. So sana masarap ang ginalabasan nito. So gumamit na pala ako ng yung curry powder ng India na may masala. Ayan, nabili ko ito sa DMSF. Ayan, ito yung mga ingredients na ginagamit ko. Tapos ilalagyan natin yung, kasi madali itong maluto eh, medyo bilisan natin ng konti itong, ayan, sana masarap ito guys. Kasi hindi ko pa na-try itong buko na gamitin pang yung sabaw. Pero of course masarap naman yung coconut water. So sana maganda yung kinalabasan na lasa. Itong buko flesh is ano na ito, pang last na ito. Kasama itong dahon ng ano, cabbage. At saka itong mga lahat ng mga down-down, at saka itong mga bell pepper. Ayan. Medyo ano na natin, lutuin na natin kunti kasi mas maganda yung crispy ang ano. So ang ganda ng kulay guys, ang ganda yung kinalabasan ng kulay nito. Hindi ko pa natimplahan ito ng ano, asin, pero meron na itong yung pampalasa. Umamit nga pala ako ng ano, ginisa mix instead mga magic sarap. Mas prepared ko yung ginisa mix. So i-share ko sa inyo yung, sayang hindi ko nakapag video mag start pero madali lang ito guys. Sana pwede itong pambato ng mga cooking contest. Ayan. So tikman muna natin kasi naglagay na pala ako ng kunting asin kanina sa ano pa, sa shrimp pa. Ay, sarap la. Ang sarap pala guys. Ang ano, yung lasa ng coconut is coconut water. Parang nagano, nagbi-blend. So ingat lang sa paglagay ng asin. Huwag nating pasumbrahan. Ayan. Sarap pala na gawing sabaw ang coconut water. Ayan. Hindi ko na ano, lagyan ng cornstarch kasi gusto ko ma-extract yung ano, mas malasahan yung ano, yung sabaw ng buko or coconut water o buko water yung tawag nito. Basta yun na. Ayan. Pag makuha niya yung tama na, yan, pwede na yan. Madali lang kasi yung maluto yung ano. So ilalagyan natin itong ayan, buko. Ganda ng buko guys, oh. Okay. Isang buong buko to na. Sana masarap na ito ano, kinalabasan. Kasi trial and error kasi ito guys. Pag hindi ito masarap, lagot tayo kay misis ito. Lagot tayo sa mga kumakain. Pero feel ko hindi naman ako na ano, hindi naman ako nag failure mula nang start ako magluto na sobrang failure talaga. May mga failure ng kunti but hindi sa lasa, sa ano, yung mga nasunog. Ayan. Ayan, kasi madali lang yung maluto eh. Ayan, lagyan natin yan itong mga dahon, bell pepper, tsaka ano, sana walang mga ano, ang bash nito. Luto natin. Ayan.
konting ano lang, tapos patayin natin yung apoy. Mas masarap kasi yung medyo crunchy pa ng konti yung gulay. Ayoko kasi yung ano, yung too much na ano. Ayan, tikman na natin guys. Wow, the best. Promise guys, masarap. Thank you, Lord. Ayan. Ito muna, baby. So, sa mga gustong magluto, ayan pa. Patayin na natin itong unang-una, ginawa ko is hindi ko na video kasi. Naglagay ako ng wala kasing sibuyas. So, pure lang na garlic yung nilagay ko. Kasi mahal lang, ang mahal lang yung, ano ngayon, onion. So, garlic lang, ginisa ko yung shrimp at saka, yung karne. Wala kasing chicken, so baboy, nilagay ko yung, loin. Tapos, sinunod ko yung carrots kasi medyo matigas yung carrots. So, after mga ilang minuto, nilagyan ko na sabaw ng niyog. Hindi ko rin na video kanina. Yung isang buong niyog, yun yung sinabaw ko. Pero tinimplan ko muna pala ng ginisa mix. Ito, isang ginisa mix. Tapos konting asin at saka paminta. Ito, powder. Ayan, tapos lagay natin yung may mais pa pala. Itong mais. Tapos, lagyan ko ng ito, broccoli, cauliflower, tsaka upo. Tapos, yun na. Kunting lang. Lagyan ko ng cabbage at saka bell pepper at saka yung buko flesh. Ayan. So, thank you guys. Please subscribe my channel, Jayco Ison. Ayan. Ito na guys. Sarap, sobrang healthy guys. Mapapaano ka dito. Hindi mo na kailangan mag-rice kasi nandito na lahat ng mga nutrients. Pwede na walang rice pero masarap pa rin mag-rice. Ayan. Promise guys, gayahin nyo ito. Hindi kayo magsisisi.